Alright mga gawin, pasyal tayo ngayon sa labas ng company. So ngayon may kakaiba naman akong ipagpakita sa inyo. So iba ito, so at least malalaman ninyo kung ano ang mga amazing things o ano ang kakaibang mga tanawin dito sa disyerto. So parking muna tayo dito. So nakapark na yung sasakyan natin. So ipapakita ko sa inyo ang view. Ayan mga gawin. So pumunta tayo sa unahan. Ito yung view sa labas. So ayan. Kaligitnaan sa kainitan, kaligitnaan sa init na araw. So mga oras ngayon is 9:20 AM. Nakatayo dito sa
sa malawak na lupain. Ayan. Ayan, yun, sa likod ko. May mga bato-bato din, no? Ayan, mga bato. So, ito yung part ng disyerto. Totally, may mga, hindi naman talaga na ang disyerto, eh, walang mga kahoy. That's what she said! Ito lang kalaki yung mga kahoy nila, no? Parang mga damo lang. Hindi lumaki, parang bonsai. Silong sa kahoy kasi sobrang init sa tabi-tabi, so walang magawa, so andito ko, so ipapakita ko sa inyo mga gawin ang isang kakaibang kahoy or matatawag nating damo or kahoy. Ito yung karaniwang tumutubo sa Saudi. So mga gawin, alam ba ninyo na yung hinampas ng Panginoong Hesukristo noong yung matinik at saka itong yung ginawang corona yung ulo, ay nandito yan, matatagpuan sa Saudi o sa Arab country. Dito lang yan tumutubo. So magawin, puntahan natin upang makita ninyo ang itong klaseng damo, kasi marami itong tinik. So tara na gawin, puntahan na natin. Gagawin. Wait lang, medyo malayo-layo pa rin siya. Ito siya, ito yung mga kahoy na yan. Pero ipakita ko yung gaano ka tinik yung object na yan. Ayan, ito yung putol, oh. Kung makikita ninyo. Oh. Ito yan, oh. Oh. Sobrang tinik mo na gawin, oh. Tingnan ninyo. Kakayanin kaya ninyo kung ito ang ilagay sa ulo sa atin. Sobrang tinik, ah. Ayan, oh. Yan ang katawan niya. Lahat na katawan ng kahoy puno ng tinik. Kaya sobrang sakripisyo ni Jesus Christ noong kapanahon na yun. Ayan, oh. Kung makikita ninyo, ito lang, oh. Itong maliit na sanga, oh. Oh. Sobrang tinik mga gawin. Ito yung ginawang corona.
nung kapanahon ni Hesus Kristo. Ayan. Oh. So, ito yung putol-putol na. So, sobrang tinik kung makita ni Hesus, mataas ang mga tinik ko. Oh. Ayan mga gawin. Dito. Ayan. So, kung makita ninyo, sobrang tinik ko. Itong kahoy na yon, ay lahat na sanga niya mayroon. Ayan. Tapon ko na to. Ayan. Ayan ang mga putol-putol. Pero sa kahoy niyan, ikon ko yan. Pakita ko sa inyo yung kahoy niya. Yan oh. Tingnan mo ang sanga. Galing sa baba. Oh. Ayan. Oh, mga may tinik talaga. Ayan siya. Ayan. Lahat na kasanga yung mga sanga niya. Yung katawan na itong damo or kahoy ba ito? Ayan. Mayroon talagang mga tinik. So, sino bang hindi masaktan ito kung ilagay sa katawan mo o hampas sa katawan mo? Ayan. Sobrang sakripisyo ni Hesus Kristo noon. Ayan yung kahoy na yan. Oo. Oh. Oo. Oh, gawin. Ah. Ito kasi kailangan mong ilaliman ang kahoy na ito. Oo. Oh. Yung katawan niya. Oh. Puno ng mga tinik. Kahit katawan, sanga. Ayan. Dito lang to makikita sa Saudi yung gawin or Arab country. Wala ito sa Asia siguro. Dito lang to tumutubo sa Arab country. So magawin. Ayan. Lalabas na ko. Sobrang tinik. Ayan gawin. So at least na kikita ninyo klaseng kahoy o kahoy na ito kasi hindi naman tumatawag na damo, tumutubo eh. Para sa bonsai. Hindi siya tumataas. Ayan. Oo. Ayan mga gawin. So ayan. So ayan mga gawin. Ipakita ko na sa inyo kung kaano ka matinik itong kahoy na ito. Hindi ito tumataas, ganito lang kataas yan. Kung sa yung baba pa siya parang damo, pero kung lumaki na ito na, at least nalalaman natin ito. Hindi ko pa na ito nakita sa Pilipinas, dito ka lang ito nakikita. So i-share ko lang sa inyo kasi hindi naman sinasabing disirto, puro na lang siya desert, puro na lang buhangin. May ganito din, ito yung natural nila na may mga kahoy na ipakita ko sa inyo na dito makikita lang natin sa Arab country, especially dito sa Saudi. So magawin, subaybayan ninyo yung mga video ko. Okay, like, share, and subscribe my YouTube channel mga gawins.